Oh my God! Gagawa tayo ng laing today kasi may bisita kami bukas. Ito na yung laing. This is dried laing to. Dried gabi na binabad ko sa water overnight. Tapos piniga ko. So yan yan. Tapos meron akong ito yung pork. Binoil ko na to kahapon. Tapos stir fry ko lang siya saglit dito para medyo mag-brown. Tapos tatanggalin ko yan. And then, stir-fry ko rin itong shrimp. Tapos tatanggalin ko bago natin tuluyang lutuin ang daing. Madali lang gawin ito. Minsan na nilalagay ko po ay crab. So, ito ay ginawa ko na rin sa vlog dati. Lalagay ko sa description box ang link yung dati kong ginawa. Okay? So, watch lang kayo, ha? So, ito ay pwedeng sama-sama nyo na gagawin with the gata. Pwede namang lagyan nyo muna ng konting water kasi malakas po siya sa ano. Malakas kasi siya sa liquid. Na-absorb niya agad. So, pwedeng diretso niya na yung may water, gata, tapos yung laing. Ito kasi nang ganyan lang. Kaya ako binisa. Pero pwedeng hindi na, ha? So, lagyan natin ng water. Lalagyan ko muna ng water, mamaya ako nalalagyan ng gata, ha? Pero sunod-sunod na rin yan. Sandali, lalagyan ko na ito. Ay! Naku, nakalimutan ko yung hipon. Pero pwede naman yung hipon, mamaya ako nalang ilalagay dito, ha? Tapos kung ayaw yung ano, kasi may ano yan eh, yun o, misa may malalaki, pwede nyong i-cut. Ako minsan kinakat ko po yan para hindi naman yung masyadong malalaki. Lalagyan na natin ito ng gata, ha? Mamaya ikakat ko ulit. So this is my gata. This is coconut cream. Pwede maglagay muna kayo ng coconut milk. Ito kasi is cream na. Pero may water pa rin naman to. Teka, ikakat ko nga. Kinat ko na para madali. Ay! Oh my God! Oh shit, shit. Wait lang, wait. Napakarami pa lilinisin. Ay, ay, ay. Yan. Siyempre, hindi naman may iwasan na aksidente, di ba? Pasensya na. Sabi mo ba ng kukpok? Mali-mali. Well, kahit naman yung mga sikat, di ba sinasabi sikat ako? Kahit naman yung mga sanay na, nakakamali rin naman. Lesson learned, di ba? Dapat careful lang.
Nakabuong pa ako. Isadong bagong nga ako na. Inisa. After 15 minutes, ganito na itsura niya. Pero, tinikmang ko is, yung dahon ay may matigas-tigas pa. Yung, alam niyo na, parang, basta I want this na mas malambot, mas kainin, mas madaling kainin, di ba? Kasi parang sa mga hindi matunawan tulad ko. So, pakukuluan ko pa to, the taste is almost there. Pero mamaya ako na ilalagay yung shrimp para sa added taste, okay? Ayan, so, lagyan ko muna to ng sili. Alam nyo ba yung mga sili namin ganito? Mas maanghang yung maliit kesa yung malalaki. Hindi ako mahilig sa masyadong maanghang. So, dalawa lang muna ilalagay ko. Bahala na kung gusto ko pang dagdagan mamaya. Tapos, mamaya lalagyan ko pa ito ng gata kasi gusto ko magata talaga. Pero for now, ay lalagay ko na yung shrimp. Ito, para may lasa na ng hipon. Tapos mamaya, tatanggalin ko na lang yung hipon kapag matagal pa yung lutuin yung aking lain. Yung pork, mamaya ako na ihahalo kasi luto na naman yon. Siguro yung pag naglagay na ako ng second gata, ay yung paglalagay akong additional gata. Yan. So, tatakpan ko ulit. Tatakpan ko ulit ito, sa balikan ulit natin. Yan. So, alisin ko na muna yung shrimp ha. Maluto ko pa para hindi ma-overcook ang shrimp. Tapos, kukontinue ko lang ang pagluto ng ating laing. So, eto na uli. Medyo natutuyo na siya. Tapos, ha, naglagay pa ako ng dalawa pang sili, ha. Ilagay na natin yung pork. Na boiled and fried na pork. Lagay na rin natin yung mantika. Pwede nyo naman hindi lagay. Tapos, magdagdag tayo ng gata. Bukas pa naman dadating ang aming bisita. So, yung hipon, bukas ko na itadagdag pag ininit ko na to. Kasi baka madurog-durog o kaya tapos pag ininit, ma-overcook. So, asan ba yung aking gata? Naku, konti-konti at baka nagaman ako na yan. So after mga 5 minutes I will turn the heat off. This one, the shrimp, I will just add tomorrow bago mag-serve.